pero sa kabila. Saan. Magandang hapon po sa inyo lahat. Ngayon po ay maaga na naman nakauwi si Kasamski. At wala pong lakad ngayong isang linggo na to. Walang lakad ng ating boss. Kaya medyo maaga tayo. At saka siyempre nakakapag-renew natin ngayon. Kasi di tayo ginagamit niyan. Ngayong hapon po to ay linabas natin ang ating mga sisiw, ng mga ating mga kakaril, ng mga white choco, sa gray. Sa labas natin sila pa umagahan. Para naman ma-enjoy nila yung labas kasi Saturday at saka Sunday lang natin na ilalabas sila. Video na beauty yung dalawang araw nila. Kaya ang ginagawa ko, pagdating ko sa hapon, maliwa na kapag ako mga 4:30, ilinalabas ko sila sa scratch pin. Yung scratch pin naman po ay merong mga net yun na hindi makapasok. Alam niyo ma, may pumapasok itong daga at pusa. Yan. At siyempre, nagbigay tayo sa ating mga kak ng B12. Yan. At saka nagpapainom tayo ng Trade Street ng Batman Proof. Yan. Street yan. 3 days street na Batman Proof. Tapos yung ating B12, alternate Monday, bigay, Martes, pahinga, Miyerkules naman. Basta isang araw ang pagitan para hindi naman masyadong dikit ang ating bibigay. Kasi hindi naman natin sila dadalhin mong sarawita eh. Parang minti na sila. Kasi yung B12, ito po ay nagpapaganda rin sa kanila. Sa dalo ng kanilang at saka magbibigay magpupula din sa ating mukha ng ating mga alagang manok at siyempre panglaban nga sa anemia yan. At siyempre para masikla ang ating mga manok yan. Alam mo naman pagkagabi ang dami na maprito kahit sabi natin malalaki ng ating mga manok mayroon pa rin dumadapo na mukha kailangan natin silang bigyan din ng mga vitamina yan. Tara, ikot po tayo discarding Kasamski. Yow, yow. At siyempre, yung mga sumusuporta dyan kay Kasamski, maraming salamat po. Ating mga member, maraming salamat po. Siyempre, maraming share din ng blessing. Maraming salamat po. I love you. Ikot mo tayo. Yan, ito pang discarding ni Kasamski. Linabas natin ating mga kakarel. Yan yung scratch nila, mayroon naman po yan yung fishnet. Tapos yung taas po, ilagay natin ng plastic muna, saka yung plywood, saka inipitan po natin ng bato para hindi liparin po yung takip nila. Para kung sakaling umulan man, hindi sila mapapasa po kasi nakatapo naman po sila sa dapuan nila, di ba? Yan, ang ating kwan, linabas din natin ating hinigold. Ayun, si Goldie Goldie, palagi po yan na ilalabas yun, meron po sa may kanto. Lupat mga white choco, ayan o, kita nyo, nagsuswimming. Yan. Binagyan ko rin po ng takip sila kung sakaling umulan, hindi po sila mawabasa. Ay siyempre po, yung tatlong oras na sa labas sila, nakakahig-kahig. Yan, importante po sa ating mga kakaril yan para na-exercise sila. Then, enjoy na enjoy sila. Oh. Kasi, ilang araw sila palagi nasa loob ng kanilang mga bahay. And ito talagang kailangan mailabas natin. Kahit pagod tayo galing trabaho, kailangan natin gawin, kailangan natin tulungan sila. Kaya ng pangangailangan kasi, siyempre, para naman paglaki nila, malulusog sila. Maganda ang kanilang mga pangatawan. Kaya nagbigay po tayo ng B12. Yan, kita niyo po, oh. Iba talaga po ang manok na nabibigyan natin ng vitamins. Yan, pati ito. Kita nyo to, late maturing po to, ang laki na po nito. 2 kilos na yan. Pero ang tilaok po yan, bibing-bibi pa. Bata pa po yan, laki. Laking bulas po yan. Kita nyo po, may kasama sa dyang chika beef niyo. Wala, hindi mo lang iniintindi yan. Kita nyo yung chika beef niya, ang ganda ng chika beef niya. Okay, tumutubo rin yung puntot ni Gray natin. Yung pagkapos na maglugong si Tumutubo natin. Ganito lang po. Nakapagpakain na rin po tayo. Ayun o, si Tisayo. Hi, Jai. Relax na maaga dumapo. Titingnan natin kung medyo marami ng kanilang kasintabi po ha. Baka may mga kumakain po. Kanilang dumi. Linisin po natin. Kasi ang schedule ko pa kada 2 days, eh kahapon ang linis tayo, eh ginisan, siyempre ginisan marami ang dinadrop ng ating mga alangang manok.
po ah, baka may mga kumakain po dyan, member rin na. Ayan, linabas din po natin si senior white gold natin. Yan ang kita nyo, wala yung kabuntos din po. Ayan, may lahat kasama tayo, ayan o, ayan ating kasama dito. Ganito lang po, ganito ang buhay ng kasama. Sana po ay huwag po kayo magsawa. At ito talaga, ito talaga ang buhay. Pagaling sa trabaho, pagdating dito, kahit medyo pagod, kailangan natin gamitan ang pagiging parang tatay na tayo ng ating mga alagang manok. Kailangan natin gampanan ang ating service, pagbigay service sa kanila para at least naman eh, sila ay maging masigla. Yun. Kaya isa na lang po ang sisiyo ni Mother Gold. Yun, yung tatlo nga po hindi ko na ilabas. Mayroon pa tayong isang kakaroon sa taas. Wala po ako mapaglagay ng paumaga sa kanila kasi kulang tayong scratch pin. Pag nakabili po ako, lalagyan ko ulit kung may mahingan tayong fishnet. Fishnet pag wala, lalagyan ko ng steel screen para hindi mapapasok kung may pumasok naman yung kaibigan nating pusa dito. Yan, kita niyo po ang ating mga white choco. Ayan, plastic muna para hindi tumagos yung ulan. May steel plate, inatungan ko at ginagatan ko po ng bato para kung humangin man, hindi lipa rin. Kasi minsan, pag umulan, may kasamang hangin. Ngayon, pag hindi natin pinatungan yun, hindi natin dinagatan ng pabigat, baka lipa rin. Kinabukasan, basang-basa ang ating mga manok. Kawawa naman. Yan. Doon sana, gusto ko sana ilagay yung isang kakaril natin. Kaso lang, may patlang-pat lang yung scratch pin. Baka doon lumusot yung pusa. Baka gawing hapon niya. Tuwa sila. Nailabas sila, di ba? Medyo pagod tayo. Kasi minsan po yung mga kaibigan natin na nagpipremier ng 5 to 6, 4 to 5 to 6, nako, hindi tayo nakakadalaw. So, ito po kasi ang routine ni Kasamsi pag nauwi dito sa ating munting manukan. Inuuna muna natin yung ating, pwede naman tayo mag-playback sa kanila. Inuuna natin yung ating paglilingkod sa ating mga mahal na manok. Yan. Yung dalawa, yung tatlo, meron pa rin yung isa. Ayan, si Gold. Ayun, si Bluefish. Hindi natin mailabas. Bukas rotation naman. Sila naman ang napaumagahan natin sa labas. Yan, ganun na lang gagawin ni Kasamski. Para lahat sila. Monday sila. Tuesday sila naman. Para ikot-ikot. Pero pag nakabili na tayo ng scratch pin, yun, lahat sila. Lahat sila may lalabas na natin. Baliktad po ako, di ba? Dapat pagka ganitong pahapon, ipinapasok na natin sa mga bahay nila yung ating mga manok. Ako baliktad. Pagdating natin, saka natin lalabas. Papaumagahan natin yan. Kasi ang manok naman sa umaga ay maaga pa minsan nakakahig-hig na, at least may exercise. Mga quarter to 7 may pasok na agad natin sila sa kanilang bahay. Ayun, di at least di nag-enjoy sila magdamag sa labas. Bawa naman kasi pagpalagi nasa loob lang. Yan. Di mawala-wala itong bunga ating mga kalamansi. Yan. Oh. Kalamansi kayo dyan. Malaki na, medyo malalaki na. Yung doon pala, yung isang sanga doon ng atis noong Sunday, inawasan ko kasi dyan po gumagapang yung squirrel, kaya nakakatawid dito sa atin, kaya naagawa niya ng yung mga ibon. Saka mahirap pag nakapasok doon dito sa atin at nawili. Ako, baka pati yung itlugan ng ating manok ay punta niya. Ayun lang po. Ayun lang tayo dito. Yan. Yun, lalagyan pa natin si Kwan, si Chini Gold. Lalagyan natin yung takip pa yun. Kukuha ko doon sa Kwan. Kukuha ko doon ng plastic pa doon.
Tapos para hindi rin siya mabasa. Dito lang tayo dito. Ayan, yahoo, yahoo, yahoo. Manok pag nabibigay natin. Bigyan natin ng vitamins. Yung vitamin pro, may Litrolex na yon, may Echancer na yon, may anti-stress pa yon. Diba? Alam nyo man ang panahon natin ngayon. Iinit, uulan. Nai-stress din natin mga malagang manok. Yan, yahoo, maraming salamat po. Yan, napakita na ni Kasamski ang discarte na naman niya pag dumarating dito sa ating munting manukan. Ilinalabas natin ang ating mga manok para at least medyo na-enjoy nila. Alabas, alam niyo naman po, di ba? Monday to Friday, busy si Kasamski. Pag nakakauwi ng maaga, nailalabas natin. Ito ang mga discarte dapat natin. Yun naman, huwag hindi ko sasabihin na Mr. Mo, hindi natin mailabas. Dapat gawan din natin ang paraan kasi importante rin sa atin ng mga kakaril, lalo yung mga kakaril natin, kailangan makakahihigit sila para ma-exercise po ang kanilang mga kasukasuan, lumakas po ang kanilang mga stamina. Kasi ramdam po natin yan, pag palagi nasa mga loob ng bahay na natin, ako medyo mahina talaga. Yan, maraming salamat po sa wala yung sawang support ng Kasamski, driver, nagmamanok, pero hindi nagsasabi. Sagabi lang yan. Bye-bye po. At siyempre, sana po ay nasa lahat tayo ay nasa magandang kalagayan at malayo sa anumang kapahamakan niyan. God bless po sa atin lang. Babu-babu. Peace. Babu. I love you all.